Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at magandang araw naman po sa mga kapatid namin, kababayan namin Kristiyano. So for today's vlog guys, is tutunghayan na naman natin at pag-uusapan na naman natin ang ating pananampalataya. Okay, so ito ay kasama sa pananampalataya. Magandang tuklasin yung mga ganitong usapin dahil para nakakadagdag po ng ating kaalaman. Okay, so ngayon guys, tutunghayan at isishare ko na naman sa inyo ang about na naman sa pananampalatayang Islam. Kung ano ba ito ang babasahin ko ngayon, ang paglalakbay sa buhay na walang hanggan, ang iyong daan tungo sa paraiso ba o sa impyerno. So ilan ba ito sila lahat? Okay, so uunahin natin ngayon ang pangunang bilang na ito yung libingan. Okay, mag-uumpisa na tayo guys, okay? So at bago niyan guys, don't forget to like and share, also comments kung meron kang ibang tanong at sasagutin ko hanggang sa abot ng aking magagaya. At syempre, magtatanong-tanong naman ako sa mga maalam kung meron akong hindi alam sa inyong itatanong sa akin. So ngayon guys, for today is tutunghayan natin ang paglalakbay sa buhay na walang hanggan, ang iyong daan tungo sa paraiso ba o sa impyerno. Okay, so ito yung babasahin ko ngayon guys. Okay, ang libingan. Una, ang libingan. Pakinggan ninyo guys, dahil importante ito sa atin. Kailangan natin ang Islam sa ating buhay. Hindi tayo kailangan ng Islam, pero hindi tayo kailangan ng Islam. Tayo ang mga ngailangan sa Islam. Okay, una, ang libingan. Ang pinakauna sa mga tahanan sa kabilang buhay, isang hukay ng apoy para sa isang kafir o di Muslim, at munafik sa nagkukunwaring Muslim, at isang hardin para sa isang mu'min o mananampalataya sa Islam. Nailahad ang pagdurusa sa loob nito dahil sa pagsuway. Ang ilan dito ay ang hindi paglilinis ng sarili sa pag-ihi, sa paninirang puri, sa pagnanakaw mula sa mga panalunan sa digmaan, ang pagsisinungaling sa di pagsasagawa ng sala, alang-alang sa pagtulog, sa pagtalikod sa Quran, sa pangangalunya, sa sodomiya, sa pagpapatubo sa pautang, sa hindi pagbabayad ng utang, at iba pa rito. Magliligtas dito ang matuwid na gawain na tapat sa Allah, ang pagpapakupkup laban sa kanyang kaparusahan, at ang pagbasa ng Surah Al-Mulk, at iba pa rito. Makakalibre sa kaparusahan niya ang shahid o martir, murabit ang nagtatanod sa mga itinakdang hangganan ng mga lugar ng mga Muslim, ang namatay sa araw ng Biyernes, ang namatay sa sakit sa tiyan, at iba pa sa kanila. Okay, so uulitin natin, review lang natin guys. Ang sinabi dito sa ang paglalakbay sa buhay na walang hanggan, ang iyong daan tungo sa paraiso ba o sa impyerno. So, pagdating dito, syempre, merong ang una is ang libingan. So, pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, syempre, sa libingan na naman yung next step. Okay. So, ito, ang pinakauna raw sa mga tahanan sa kabilang buhay, isang hukay ng apoy para sa hindi Muslim at munafik o sa nagkukunwaring Muslim, at isang hardin para sa isang mu'min o mananampalataya sa Islam. Okay. Nailahad ang pagdurusa sa loob nito dahil sa pagsuway. Ang ilan dito ay ang hindi paglilinis ng sarili sa pag-ihi. So guys, kailangan nating maglinis sa ating katawan. Hindi pwede yung iihi ka na lang, tapos hindi ka na maghugas. So, hindi yun. Bawal yun sa Islam. Haram. Okay. Sa paninirang puri. So, isa pa yan, yung paninirang puri. Huwag mong sisiraan yung kapo mo kung wala ka namang kaalam-alam at wala ka namang iniaambag sa kanyang buhay. Kung hindi ka naman niya, kung wala naman siyang ginagawa sa'yo, ay
manahimik, manahimik, mas mabuting manahimik na lang po dahil kasama sa mga malaking parusa ng Allah sa atin ang paninirang puri. So, yun nga, wag tayong manirang puri. Pwede tayong magpayo. Magpayo po tayo at wag tayong manira ng puri ng ibang tao. Okay, ito. Sa pagnanakaw mula sa mga napanalunan sa digmaan. Oh, kahit hindi man sa napanalunan sa digmaan, hindi talaga pwedeng magnakaw ng katulad ng halimbawa, yun nga, ganyan sa mga ganun sa iba na nagnanakaw. So, wag na lang magnakaw. Mas mabuting, yun nga, dahil isa yun sa kaparusahan ng Allah sa kabilang buhay, maging sa kanyang libingan, subhanallah. Okay. Ito, mula sa mga sa pagsisinungaling, okay, sa pagsisinungaling, isa pa na ikinakagalit ng Allah, ang taong sinungaling, yan. Sa di pagsasagawa ng sala, alang-alang sa pagtulog, so, unahin natin ang sala, guys. Tignan nyo anong oras dito. So, gustong-gusto kong matulog, pero na nangunguna pa rin sa akin yung takot na pag natulog ako, paano na naman yung sala? Malapit ng umaga, o anong oras na dito? Umaga na, guys. Magbubukang liwayway na. Yun ba yun? Okay. Alang-alang sa pagtalikod sa Quran. So, guys, yung mga hindi po Muslim dyan, tunghayan ninyo po ito klase ng Islam. Pag-aralan ng Islam, pag-aralan ng nilalaman ng Quran, basahin ninyo, talakay ninyo. Huwag po kayong tumingin sa mga taong Muslim dahil kami po mga Muslim ay nagkakasala po kami. Hindi po kami mga berhe, hindi po kami mga anghel na hindi marunong magkasala. So, minuminuto po pare-pareho lang tayong nagkakasala tayong lahat. So, huwag mo kayong tumingin sa mga taong Muslim na sumusuhay sa Islam. Tumingin ho kayo sa turo ng Islam. Dahil yung mga hindi pa nasasagot sa buong buhay ninyo na gusto ninyong itanong sa Islam po ay may kasagutan ang lahat ng inyong mga tanong. Okay, so ito. Sa pangangalo niya. Okay. Sa pangangalo niya. Sinasabi ng iba na pag Muslim daw, maraming asawa. So, hindi po pangangalo niya ang tawag sa lalaking marami ang asawa dahil pinakasalan naman niya yung mga asawa niya. Diba? Ang pangangalo niya, kaya hindi sinabi ng Allah na ikaw na lalaki is parang ang ginawa lang kasi ng Allah, binigyan niya ng choice yung lalaki na kung kaya mong buhayin ang mga babae, kung kaya mong buhayin, mag-asawa ka ng isa, mag-asawa ka ng dalawa, tatlo, hanggang apat. So, kung hindi mo kayang buhayin, sabi ng Allah, mas mabuting, mas mainam na isa lang. Okay? So, hindi po pangangalo niya ang tawag sa mga lalaking Muslim na may asawa. At isa pa po, hindi lahat ng Muslim na lalaki is maraming asawa. Okay? Dahil, yun nga, hindi po lahat ng lalaki is lalaki ng Muslim is marami yung asawa. O dito nga sa Saudi Arabia, hindi nga lahat ng mga lalaki, yun nga, paulit-ulit na lang, no? Okay, so guys, eto na. Kasama sa mga masasamang gawain o ikinakagalit ng Allah, ang pagtalikod sa Quran at isa pa yung pangangalo niya. Okay, sa amin kasing Muslim, kaya pwedeng ikasal yung lalaki doon sa pangalawang asawa o pangatlong asawa kung kaya naman niyang buhayin. Dahil ipinagbabawal po sa Islam ang hindi kasal. Ipinagbabawal sa Islam ang magsama kayo ng hindi kayo kasal. Kailangan po legal kayo sa mata ng Allah. Legal sa mata ng Allah. Yun po ang pinaka mas mainam na gawin, maging legal sa mata ng Allah. Okay, so ito na. Sa sodomiya, sa pagpapatubo sa pautang, so bawal po sa haram po sa Islam ang magpatubo ng utang. Yung mga 5-6, yan po, bawal yan. At kasama na rin po na ipinagbabawal sa Islam na kasama po sa riba yung pagsasangla ng gold. Kasi pag nagsangla ka ng gold, is talagang pag kinuha mo siya, tinubos mo siya, meron na siyang patong. So kasama yun sa riba. Kasama yun sa mga malalaking kasalanan at malaki ang parusa ng Allah sa mga tao hindi marunong makinig sa batas ng Islam. At ito po ang lagi ninyong tandaan sa mga kapwa kong Muslim.
na kasi may mga Muslim din talaga minsan na pasaway, so hindi sila nakikinig dahil ang sabi nila ang daming bawal sa Islam. Hindi po tao ang nagbawal, batas po ng Allah at nakasulat po sa Quran. Ito po translation po itong binabasa ko, may translation siya. Okay, so yun nga, hindi ang tao ang nagbawal kundi ang Allah. Kailangan natin sundin yun kung talagang gusto mong pumasok sa paraiso ng Allah. Ganun lang ho kadali. Okay, so yun nga, kasama ang pagpapatubo ng utang at hindi pagbabayad ng utang. So yun nga, huwag kayong mangutang kung hindi nyo, kayang bayaran. Okay, maliligtas dito ang matuwid na gawain na tapat sa Allah. So maliligtas kapag ikaw ay tapat sa Allah, ang magpakupkup laban sa kanyang kaparusahan. Okay, ang shahid o martir, murabit ang nagtatanod sa mga itinakdang hangganan ng mga lugar ng mga Muslim. Ang namatay sa araw ng Biyernes at ang namatay sa sakit sa tiyan at iba pa. Okay guys, so yun nga, natalakay na natin ngayon ang patungkol sa ang paglalakbay sa buhay na walang hanggan o impyerno ba ang iyong daan tungo sa paraiso o impyerno. Okay, natalakay na natin ang una at yun ay ang libingan, kung ano ba yung kalagayan ng tao sa libingan na batay sa kanyang ugali nung siya ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Okay guys, so sana meron kayong naintindihan. Yun nga, meron kayong another naman yun, another kaalaman na naman patungkol sa Islam, mga kababayan ko. So yun nga, wag ho kayong tumigil na madaliksik patungkol sa pananampalatayang Islam, dahil ang Islam is yun nga, salvation to the will of God. Correct me if I'm wrong. So yun po yung meaning ng Islam. Okay, so isa pa, ang mga babae sa Islam is pinangangalagaan ang mga babae sa Islam, dahil yun nga, bawal makita ang aura ng isang babae, kailangan nakatakip, nakaganyan. So haram na makita ang buhok ng isang babaeng Muslim. Kung ikaw ay Muslim, so maghijab ka na. Okay, sa mga hindi pa Muslim, inaanyaya ko kayo na saliksikin, pag-aralan ang tungkol sa pananampalatayang Islam. Okay, so yun nga, wag ho kayong tumingin sa mga Muslim na nagkakasala katulad namin. Tumingin ho kayo, pag-aralan ang turo ng Islam. So hanggang dito na lang ang aking vlog. So don't forget to subscribe my channel and like, of course, comment down below and share. Okay, so see you my next vlog guys. Bye! Masalamat!